Pero ngayon naman, kilalanin naman natin ang isang mukhang foreigner daw pero Pinoy na Pinoy naman na si Seth mula sa Araneta Audition. Hello po. Ako po pala si Seth yan, si Pedilin. Taga Dasmariñas, Cavite. First time ko pong sumali sa mga ganong audition. Pero mamaya pa po. Sinalang na po kami as a group po. Nag-acting. Tapos nung una ko pong lines, natawa po ako doon. Parang nakatingin po sa akin lahat, tapos naisip ko po na parang ano itong ginagawa ko, tapos natawa po ako sa sarili ko. Sabi ko, pag hindi ko po ginalingan, baliwala yung pagpunta ko dito, kaya andito na rin ako, edi ibigay ko na lang po yung best ko. Pinauwi ka na, di ba? Sige, ako na! Sino ba yun? Tapos sumayaw na po ako, inatawan ko po para matuwa sila sa akin. At mukhang natuwa naman ang Star Hunter sa Yosef dahil muli kang itinatawag para sa next level ng audition, ang callback. Sobrang blessed po ako na umabot ako sa ganong stage. Okay, Seth. Hello po. Hello. Parang lalo ka pang pumayat, Seth. Sige, anong gagawin mo? Kakanta po. Sige. Nasa'yo na ang lahat, minamahal kita pagkat. Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko. Nasa'yo na ang lahat, minamahal kitang tapat. Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko. Iniisip ko po yung magpakatotoo ako doon kasi yung pinunta ko po doon is para mag-audition sa isang reality show na kailangan po is magpakatotoo. 15 years old lang po ako at 16 na po, kaka-birthday ko lang po. Happy birthday. Yung buhay ko po ay sakto lang po, masaya, buo. Kaso lang po, nung bandang 2014 po, si Papa po kaka-uwi lang galing Saudi. And then, nanood po siya ng game namin, ng basketball. Tapos po, sa hindi po inaasahang pangyari, nadali po siya ng heat stroke. Mayroon pong pumutok na ugat sa utak niya na sanhi ng pagka-stroke po ni Papa ko. Dahil sa nangyari, hindi na muli nakapag-abroad ang tatay ni Seth na solong bumubuhay sa kanila noon at malaki ang naging epekto nito sa pamumuhay nilang pamilya. Bukod sa mga tulong nila mula sa kanilang kamag-anak, nag-isip din ang tatay ni Seth na pwede nilang pagkakitaan. Yung nakikita niyo po sa likod ko na swimming pool po, hindi po to talagang sa amin po. Umuupa lang po kami dito sa homeowners po ng subdivision na to. Kasi po, naisip po ni Papa na kunin to kasi para dagdag income. Sinusubok man sa buhay, malaki ang pasasalamat ng kanyang mga magulang sa kanilang panganay. Medyo mahirapan na po sa nangyari po sa akin. Pero pinapakita niya rin po na gusto niya rin tumulong sa pamilya. Pag walang pasok, automatic po umaga, nandito po ako sa swimming pool, naglilinis po ako. Pagkatas ko po maglinis dito sa pool, po, naglalaro po ako dyan sa court kasi po tabi lang ng swimming pool. Pag may kailangan si Papa, tatawagin lang po ako sa court. Sa murang edad nga ay naging matibay na sandigan si Seth ng kanilang pamilya, lalo na ng kanyang ama. Sinabi po sa akin ni Papa na, anak, mukhang hindi ko na matutupad yung mga pangarap ng magkakapatid dahil sa nangyari. Tapos sinabi ko kay Papa na, Pa, okay lang yan. Sayaan mo pa. Panganay ako, pagbubutihan ko, magiging mas lalong responsabling anak ako. Kaya ito ako ngayon, tinutupad ko yung sinabi ko sa kanila na mag-aaral ako mabuti. Tapos nung nalaman ko na may audition ko sa Star Hunt po, di na po ako nagdalawang isip na sumali doon. Kasi po gusto ko pong matupad yung pangarap kong makatulong sa aking pamilya. Next naman, Seth. Nasa iyo na talaga ang lahat. Lahat ng gugustuhin ng magulang sa isang anak. Kaya naman sana magpatuloy pa ang pagdingning ng iyong mga bituin. Ikaw ang bituin na sinuot mo.